Iglat News Updates. Sa ating mga balita, tatlong drug den operators timbog sa Cotabato City. 11 baybayin sa bansa positibo sa red tide. Buying price ng palay binaba ng Agriculture Department. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, timbog ang tatlong drug den operators na hinihinalang konektado sa teroristang grupo sa Barangay Poblacion 2 sa Cotabato City. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o PIDEA BARM, kinilala ang mga suspect na sina Abdul Eman Cusin, Norman Pendular at Richard Hilaga Batuga. Ayon pa sa investigasyon, nagbebenta rin umano ng shabu ang mga suspect sa mga lugar sa Central Mindanao na pinamumugaran ng teroristang grupong Dawla Islamiya. Nasabat sa mga suspect ang 17 pieces na sachets ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos, buy-bust money at iba pang drug paraphernalia. Nagbabala sa publiko ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pagkain ng shellfish sa 11 baybayin sa bansa na positibo sa red tide. Sa shellfish bulletin ng BFAR, kabilang sa mga apektado nito ang mga baybayin ng Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur, coastal waters ng Daram Island, Sumaraga Island, Irong-Irong Bay, Kambatutay Bay sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Karigara Bay sa Leyte, Karagatan ng Tungawan sa Zamboanga Sibugay Province, Makida Bay sa Samar at Lianga Bay sa Surigao del Sur. Bukod pa dito, idineklara na rin positibo sa paralytic shellfish poison o PSP ang coastal waters ng Biliran Island. Dahil dito ay hindi pa rin ligtas kainin ang anumang uri ng shellfish bukod sa ilang pagkaing dagat tulad ng isda, pusit, hipon at alimangong huli na nagmula sa mga nasabing karagatan. Nakatakdang ibaba ng Department of Agriculture o DA ang buying price ng palay ng National Food Authority o NFA para matulungan ang pagbaba ng retail prices ng bigas para sa wet harvest season. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., hindi bababa ang presyo ng bigas sa merkado kung walang pagbabago sa buying price ng trader at gobyerno. Sa bagong advisory ng NFA, mula 30 pesos kada kilo, bumaba na sa 26 pesos to 27 pesos kada kilo ang presyo ng palay. Dagdag ni Tio Laurel, pag-uusapan pa kung kaya pang ibaba ito sa 23 pesos, ngunit kakailanganin muna ng konsultasyon sa mga magsasaka. Iginiit naman ni Tio Laurel na kanilang titiyakin na may kita pa rin ang mga magsasaka sa kabila ng pagbaba ng presyo ng palay. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Music.